Di ba ka-focus, walang gana, at walang natatapos na mahalaga? Alam mo ba na yan ay tinatawag na academic burnout? At usual ito sa mga college students. Ayon sa research, 71% ang nakakaranas ng academic burnout, maaring dahil 1, na-stuck na tayo sa bahay, 2, malayo tayo sa ating mga kaibigan, and 3, mainly computer-based na yung pag-aaral, and let's face it, nakakasawa. These changes are a new setup na hindi tayo sanay ma-experience, especially for an extended period of time. Kapag pinabayaan, it can lead to mental health issues and also cause unhealthy behaviors. Siyempre gusto natin gumraduate tama, so let's start addressing academic burnout. My advice, kausapin mo ang pamilya at mga kaibigan mo or yung tinatawag nating social support system. Mag-schedule ng chats with your friends kapag hindi kayo parehong busy. I usually talk to my friends after 7 p.m. kapag Friday, tapos yung parents ko naman kapag Saturday pag wala silang masyadong ginagawa. So by talking to people, mas nagagawa nating i-process yung mga nararamdaman natin. Kaya kung feeling demotivated at stressed ka, subukan mo yung advice ko para maiwasan mo ang academic burnout. May tiwala ako sa'yo, kakayanin mo yan. Ako si Lisa ng Invested Philippines, kasama mo sa paglaban.